Good morning po ano mga kaibigan. Oras po natin ngayon ay eksaktong alas 12. Yeah, good morning na po sa inyo. Nandito pa rin po kami sa trabaho. At katatapos lang namin dyan no, sa building na yan. At meron pa kami isang pupuntahan ngayon. Yung hospital. So, alam nyo guys, kung hindi tayo magtsatsaga sa anumang trabaho, ay kawawa yung mga pamilya natin. Kaya, puyat na puyat pa tayo. Pagod na pagod. Hindi na sumasabay yung katawan sa isip natin. Kaya pa rin natin. Para matapos lang yung mga ginagawa natin. Yung mga responsibilidad natin sa trabaho. So, lilipas din ang araw, lilipas din ang oras na matatapos din yan. Naging okay din na lahat. So, last na lang naman ito pupuntahan namin mga kaibigan. Kaya, kita-kits po tayo sa daan para matapos na kami. Yung kapatid ko, papasok pa, kasama ko yung kapatid ko si Peter. So, ginamit niya yung kanyang tricycle at magkikita na lang kami sa Sacred Heart dito sa hospital. So last na lang naman yun guys. Kaya tara na. Tara, matapos na. Okay. So lipas din yan. At magiging okay din ang lahat. Tara. Kaya natin yan. So, ito po ano mga kaibigan, ito yung sitwasyon ngayon sa ating dinadaanan. Akala ko wala akong ilaw. Sadyang, labo lang pala ang aking ilaw. Kasing labo na ng mata ko. Alright, so papunta tayo ngayon guys sa last duty namin ngayon. So, siguro magtatagal lang kami ng mga isang oras doon tapos uwi na. Siyempre, yung isang oras na yun, pagka lumipas, alauna pasado na. Tapos mga ilang oras na lang yung tulog natin. Kaya yung kapatid ko, papasok pa ulit ng alas 4 yun. Siguro, tutulog na lang yun ng mga dalawang oras. Pero lahat yan guys, kaya natin yan. Mga, sabi nga Pilipino tayo. Ito yung sitwasyon ngayon sa daan guys sa pasado alas 12 na ng madaling araw. Tapos na ang long weekend. Ayan. Kamusta naman ang mga bakasyon nyo? Magkwento naman kayo dyan. Kung ano yung mga na-experience nyo. Ako tiyak, mga na-experience nyo hindi mawawala to guys. Kung galing kayo ng south, ano, at nagpa-norte kayo, ay sigurado. Sigurado 110% na abutan nyo ang traffic sa NLEX, di ba? May expressway, so wala. Ginusto nyo yan. Kung natulog na lang kayo sa inyong mga bahay-bahay. De, pero ika nga, hindi naman inaasahan yan, di ba? Unexpected yung ganyang traffic. Hindi mo akalain na talagang dagsa yung mga sasakyan. Kami nga guys, kahapon ay nung makalawa pala dapat may schedule. Linggo yun eh. So Martes na ngayon, di ba? O Linggo. May schedule dapat kami sa Bulacan, sa Baliwag. Pamula Pampanga to Baliwag. Ang biyahe lang naman dyan eh. Nasa may isang oras lang eh. Pero grabe, naipit sa traffic ang aking mga kasama. So hindi naman ako kasama, sila lang, kaya hindi natuloy. Pagka ano nila ang ano doon, ang schedule ay alas 10 pasado alas 8 na, mag alas 9 na nasa ano pa rin sila, nasa NLEX pa rin. So hindi na sila aabot dahil sa sobrang haba ng traffic. Right. So yun ang experience nila kahapon, ay nung makalawa. Kami naman dito lang naman. Kaya wala. So bukas pala pabulakan kami guys.
samahan niyo ulit kami sa Bulacan. Ay, Bulacan sa ano pala, Olongapo. Samahan niyo kami sa Olongapo, guys. Pasensya na kayo ha, medyo nagkakarambol-rambol na yung mga sinasabi ko sa ano, sa aking utak. Ay, ganun talaga. Okay guys, kung hindi naman kasi tayo magtsatsaga sa ating trabaho, ay wala naman tayong mga pupuntahan. Diba? Wala tayong papakain sa ating mga pamilya. So, kaya, kung ano may mga trabaho nyo guys, mahalin nyo. Mahalin natin kung ano may mga trabaho natin. Ayan, nagbibigay ng pansustento natin sa ating mga pangangailangan at sa ating mga pamilya. Mas mahirap sa panahon ngayon kung wala tayong trabaho. Siyempre, danas nyo naman guys yung mga pandemic, di ba? So, alam nyo naman, yung pandemic ay talagang sobra, walang income. Pero, nung pandemic naman guys, since nag-start yung pandemic, maikling ano lang kami na bakante kasi service provider kami ng pest control. So, naging bilis no? Grabe. So, ganun naman kami guys sa disinfection naman kami. Kaya, kaluwat kanan pa rin yung tawag sa amin para magpa-disinfect. So, nakakarating pa rin kami ng Metro Manila. From Pampanga to Metro Manila. Eh, siyempre, pahirapan nga lang guys kasi nga, di ba, ang daming abala sa daan dahil sa mga, yan, sa pandemic na yan. At, siyempre, quarantine tayo. Kung ano-ano na, yan. So, pasalamat tayo ngayon guys dahil nalampasan natin yung mga ano na yan, yung mga pagsubok na yan na dumating sa atin. Ano, hindi lang naman sa atin, buong mundo yan. So, ang daming naabala dyan sa ano na yan, kaya sana matuto na tayo guys. No? Saka yung mga experience natin na yan, talagang pampihira yan guys, pampihira. Sana yan yung experience na sana wag na natin ma-experience ulit, di ba? Napakahirap niyan, ay Jesus ko po, Rute. Sana wag na mangyari ulit yan. Okay, pagdasal natin, dasal tayo lagi guys, may maayos ang lahat. Siyempre, yung ating kalusugan, ipagdasal natin lagi, yung ating kaligtasan, huwag natin pababayaan ng Panginoon. Number one pa rin yan. Dali natin yan sa isip at puso natin kung saan man tayo mapunta. Okay. Okay, kita-kits na lang tayo doon sa hospital. Let's go! Guys, 1:15 na ng umaga. Pag-uwi pa lang tayo ngayon galing sa trabaho. Yung kapatid ko nasa likod. Gamit niya yung kanyang tricycle. Papasok pa mamaya yung alas 4. Ilang oras na lang ito. So, wala nang tulog. Uwi na tayo ngayon guys. Bagay lang ang takbo natin kasi nantabayanan ko yung kapatid. Huminto muna tayo saglit dito guys. Natabayaran ko lang yung kapatid. Naka tricycle. Ayun na. Sa kabila pala siya tumaan. Counter pala siya. Okay, uwi na tayo guys. Ayun, pauwi na tayo guys. Diretso na ako sa bahay. Balitin na rin ako diretso sa talyer para iwan pa tong sasakyan doon. Tatali ko na to. Paano na sa igagaray ko na sa bahay. Sina. Sakit sa ulo. Alam nyo ba guys?
May ikukwento lang ako sa inyo, ano, habang papauwi tayo. Eh, habang papauwi, para at least hindi naman kayo hindi naman tayo mainip sa daan. Mabagal lang naman yung takbo natin. Hindi tayo nagmamadali. Alam nyo guys, sa trabaho namin, sa services, napansin ko ano, bakit kaya may mga tao na ang hirap kausap at ang hirap paliwanagan. Kasi sa trabaho namin guys, marami kami complain na nare-receive. Siyempre, naiintindihan din naman namin kasi wala din naman kasing idea yung iba sa pest management kung bakit nagkakaroon pa ng mga insekto kahit merong gaya namin mga pest control o sa operator, di ba? So, siyempre hindi mo naman talaga mauubos ang insekto guys sa labas. Yung loob lang na nasasakupan ang target namin. Pero yung mga nasa labas po, hindi na namin kontrolado yan pag nakapasok yan. Hindi po kasi tayo pest eliminator. Wala akong pest eliminator sa Pilipinas. Kasi kailangan po natin ng balanse sa ating, kailangan natin ng insekto sa mundo. Madaling salita. Hindi po po pwede na walang insekto. Hindi lang po natin sila hinahayaan na dumami. Kaya po kinokontrol natin sila. Kasi kaya lang naman pumupunta yung insekto dyan, ay naghahanap po sila ng pagkain at saka mapagtataguan. Ngayon, pagka hindi po natin tinanggal yung mga posibleng pagkain nila dyan sa bakura natin o sa loob ng bahay natin, papasok pa rin po yan. Kasi magtatawag po ng kasama yan. Mas lalo kong dadami yan. Okay, siguro next time na tayo magkwentuhan guys. Kasi hindi na rin sumasabay yung utak ko sa katawang lupa ko. Talagang ayan. Napakasakit kuya Eddie. Alas dos na nga pala guys. At gusto ko kayong batiin ng magandang umaga. At bukas umaga pa rin ang aming pasok. Tapos may ulongga po pa kami. Hanggang madaling araw pa naman kami bukas. Right, so see you next vlog. Mga kaibigan, ingat po kayong lahat. God bless po.